Alright guys, dito po kami ngayon sa Kalantipay, Papalit, Pampanga na naman. Ayan, after namin nag-deliver sa may Abio Bakal, Apalit, Pampanga, meron po kaming dinaan ng isang customer dito sa Apalit, Kalantipay, Pampanga, no? Meron po tayong gagawing isang chest type freezer, okay? So ito guys, no? Ito guys yung chest type freezer. Umaandar ang compressor, umaandar ang pan, motor, hindi lumalamig. Bakit kaya? Okay. Ang findings ko dito ay may leak. Ang kanya tubo. Okay? So ipu-pull out namin ito yun guys. Ipu-pull out namin itong freezer na to. At ito troubleshoot namin kung alis sa dalawa ang may leak. Yung evaporator or yung kanyang condenser. Okay? Kapag ang condenser, ang kanyang ang may leak, magko-convert na lang po tayo ng condenser sa may body sa likuran. Kapag ang evaporator, ang may problema, maaaring hindi na natin ito ng trabaho kasi hindi natin alam yung kanyang butas kung saan part, no? So itong kanyang evaporator, yan. Oh, yan, okay? Ayan ang evaporator niya. Ito, itong pinaka-loob na ito. Ayan ang evaporator, yung mga gilid na yan. Yan ang mga loob na nag-i-yellow dyan. So yung chest type na yan, guys, ay may problema at ipu-pull out natin, no? Pero, okay, guys. Ito, troubleshoot ko na po itong freezer na pinull out namin. Okay. Te-testingin na po natin ngayon kung may singaw yung evaporator, no? Okay. Okay, guys. No? Yung pong suction line niya, pinutol ko yan. Yan. Ito po yung suction line, no? Ito po yung kadugtong ng suction line, no? Sinaraduhan natin yan, no? Para pagka pinresura natin, hindi siya tatakas dito. Okay. Ito po yung kanyang capillary na nanggaling sa filter dito. Ayan. So, pinutol natin yan. Ayan, ayan. Kita nyo, putol siya. Putol, okay? So, nilagyan ko po siya ng access valve. Ayan. Ayan, access valve yan, no? Dito po natin, guys, paparaanin yung pressure. Okay? Kapag pinressure natin siya, ibababad natin siya na hanggang 1 hour. Okay? Kapag hindi bumaba yung ating gauge, meaning walang butas. Okay? Okay, so ngayon guys, gagamit po tayo dito ng gauge manifold. Ito po yung gauge manifold. Yun, yung kanyang, yung ating Red Horse high side ang gagamitin natin pa testing. Yan. So yun guys, itong blue hose, okay, nakatutok dito sa high side. Yan. Ilalagay natin dito sa capillary. Then yung yellow hose, ilalagay po natin siya dito sa improvised vacuum pump. Ayan. Okay, lalagay natin dito yan. Okay. So ngayon, bubuksan po natin ngayon itong high side, no? Okay. Isasaksakan na po natin ngayon yung ating improvised vacuum pump para mag-pressure na siya. Ayan guys, oh. Kita nyo. Tumaas na po yung pointer indicator natin, no? Ayan, okay? Ayan.
So kailangan kapag nakasarado siya, guys. Kapag nakasarado siya, dapat mag-stop siya sa 150 or 200. Para matesting natin ng maayos. Okay. So nasa 170 plus pa lang siya, no? Ayan. Pakay mo na, Temer. Dali. So, yun. Stop po tayo sa 200, no? Kapag bumabaya sa 200, meaning, may singaw, no? Hindi po natin itutuloy ang trabaho. Okay? Okay, guys. Good morning, everyone. So, ito na po yung freezer na tinroboshoot natin kahapon na pinasukan natin ng pressure sa loob, no? Gamit ang access valve. Ayun, okay, no? Access valve, no? At saka po dito, yung suction line niya, sinarado natin, no? Okay? So, may karga na po ito, guys. May pressure na to. Kung natatandaan nyo kahapon is less than 200 PSI, no? More than, ganyan. Less than. So, dahil ang balak ko ay 1 hour na talaga for observation kung talagang meron siyang leak. Bababa yung automatic na bababa yung kanyang gauge manifold, yung pointer indicator. So ngayon, susukatin na natin ngayon, guys, no? Kung ito bang ating twin troubleshoot ay may butas pa itong ating evaporator na pinaresuran natin. So ngayon, titingnan natin ngayon, susukatin na natin ngayon ang gauge manifold, no? Kung siya po ay bumaba, no? So at the same time, yun po kanyang gauge manifold ay nakabaklas, no? So ito po yung ating gauge manifold, dapat pumano siya ng 200 or less than 200, no? Basta wag lang siyang bababa dito sa 150 PSI. Okay? Yung pong ating 200, dapat sumakto pa rin siya sa 200. Gawa nung ito po ay 24 hour na siya nakababad sa halip na isang oras lang. Okay? So ngayon, te-testingin na po natin ngayon, no? O, i-ready na po natin itong gauge manifold dito. And then, isasara natin yung magkabilang gauge manifold. Yung kanyang gate valve, no? Ilalagay na po ngayon natin dito yan, yan. So, pagmasdan niyo po mabuti, guys. No? Kung saan po papalo ang ating pointer indicator. Ayun. Oh. At the same time, guys, andun pa rin siya sa dati, less than 200, no? Kasi talagang magbabawas ang 200 dyan kasi unang-una, pagka binuksan natin itong kanyang access valve at tinanggal natin, dismantle natin dito yan sa kanyang access valve, may sisingaw na konti yan, guys, no? Yun, at dahil ganun pa rin, 200, meaning, wala pong butas ang evaporator natin. So, automatic, ang may problema dito, yung kanyang condenser. Meron po kasi siyang naka-indicate na bakal yung condenser sa loob ng kanyang body. No, yun po yung nagsisilbing heater para hindi nagbumoist ang body. Okay? Idinisenyo po talaga nila dun yun. Dati, dew point heater lang ginagamit nila. Wire na parang heater lang talaga siya. Yun ang tinatawag na dew point heater. So, dahil siguro, dahil magasos, eh, kaka, dahil gagawin nilang modelo, pinasok na lang nila doon sa tubo, sa loob ng body, yung tubo, para yun na yung nagsisilbing heater. So dahil yun ay kinalawang na, siguro sa mahabang panahon, eh, ganga, eh, talagang gano'n, nalulusaw ang tubo. No? Hindi naman po yun tanso at para hindi siya malusaw. So, nagkaroon na po siya ng problema doon at yun na po ay nagkaroon na sumingaw na siya doon. So dapat na natin siyang i-bypass. Yun, guys, no, ipag-bypass natin yan. Kung gano'ng karami yung horsepower na tinanggal natin na tubo, gano'ng din horsepower ang tubo na ikakabit natin, guys.
Ito na po yung pabalik natin dyan, no? Ito yung tinatawag na condenser, no? Yan po yung pamalit natin dyan, guys. Maliwanag, no? Sa mga nag-aaral po, bago lang na nag-aaral, panoorin nyo lang po ito, guys. Makakakuha po kayo ng idea, no? Ito na po yung i-indicate natin dito. Ayan, dyan na po na papakadyan i-indicate. Okay? So, abangan nyo mamaya, guys, ang mga susunod na video. Maganda po magiging katapusan ito. Puputuli na po natin. Ibabypass na natin yung condenser sa body. Ilalabas na po natin. So, yun po ang choice ng isang chest type freezer. Kapag nawawala ang karga ng ating freezer, yun po ang ating gagawin, no? So, guys, at dahil walang singaw ang ating gauge manifold, itutuloy na natin ang, dahil walang singaw ang kanyang mga tubo sa loob at hindi nagbago yung reading dito sa gauge manifold, at the same time, ganun pa rin. Huwag na po natin patagalin. Gawin na po natin, guys, no? Automatic na po na yung condenser niya ang may problema. So, paano gagawin natin? I-indicate na po natin sa likod yung condenser. Ibabypass na po natin yung condenser sa loob ng body. Yung naka-indicate. Okay? Oo. Uputulin na po natin yung condenser na pumasok sa katawan. Ano? Ito po yung pumasok na tubo papunta sa body. No? Ikakat na natin yan gamit ang tube cutter. No? Small tube cutter. Okay? Oh, naputol na siya. Okay. Kukuha tayo ngayon ng tubo, 1/4 copper tube, idudugtong natin palabas. Okay. Oh, ito guys, no? Ito yung tinatawag na copper tube. Okay? Copper. Kaya tinawag na copper, tanso. Okay? So, nag-sold ako dito. Oh, yun. Okay? Idudugtong natin dito sa pinutol natin na condenser. Dito dati nakadugtong yan. Ngayon, alisin na natin yun. Dito na, lalabas, palabas na rito. Okay? Okay. So, yun guys. Gagamit tayo ngayon ng swaging pads, no? Swaging pads. Okay? Ibubukan natin yung tubo. Ito, itong tubo na to. Ibubukan natin para maidugtong natin to. Okay? Ito tinatawag na flaring block. Gagamitin natin siya ng swaging pads. Ito yung, ito ang swaging pads to. Okay? Guys, upukin na natin ito ngayon gamit ang switching pads at saka ang flaring block, no? So dahil yung taga-hawa ko ay siya nag-video, so manamahan lang muna tayo, no? Dahil pa ako na lang gagamitin. Okay. Yan. So yun, nakita nyo na guys, oh. Napakasimple. Teka. Simple guys, no? Yan. Wedging pads. Okay. Ayan. Oh, ngayon, itong tubo na ilalagay natin, dito natin ilalagay, guys. Oh. Ayan, oh. Oh. Simple, guys. Okay? Right. Oh. So, sunod naman natin ngayon, hinanga na natin. Okay, ito, tingnan nyo. Ayan, ah. Kailangan meron kayong mga yero, no? Kahit anong klaseng yero na panangga para hindi tayo makasunog. Okay? Para hindi tamaan yung ibang parts ng ating freezer para hindi siya maapektuhan, hindi siya masunog. Okay? So gamit ang silver rod saka ang ating Newton torch. Ihinangan natin yan, guys. Simple, no? Napaka-simple, guys. So tinan nyo, oh. Thank you.
ganun lang kasimple, guys. Sunod naman natin yung likod. Okay? Alright. Oh, guys. Nakakabit na ngayon yung ating condenser. No? Tingnan mo, ganda ng pagkakabit. No? Nasa sa inyo po yan, no? Kung paano diskarte ang gusto nyo gawin sa pagkakabit ng kanya style po, guys. So, tira nyo. Oh, yung aking style ay kagaya yan. Mga parang yung buko na hindi nasasaya. So, yun guys. Gamit ng matatong video. Yung gamit natin, ayan, apat, ayan, bali apat dyan para hindi sa galaw-galaw nasa dito sa body. And then make sure na kapag kinabit natin ito at na-tap na natin doon, pata rin yung makina, i-flashing nyo po kahit bago yung condenser. Pagpa-flashing po tayo, actually nakasaksak na yan, no? So hindi ko na po pinakita yung pagkakabit kasi madali lang naman po ikabit dyan, no? Sa mga bagong nag-aaral ngayon, alam na po nila yan, no? So, kanya-kanya po kasi isa lang po naman na cycle ito. Sa cycle car naman, no? At condenser lang naman po ito na ito po ay talagang ginakabit sa bawang consider, no? Sa refrigerator. Alam na po nila po paano cycle niya. Okay? So, pagka po kinabit na natin yan, ayan, nakasaksak na po siya. Ipa-flashing nyo lang po yan. Ipa-flashing nyo lang. Ipotokopin nyo lang yan. Pag umaantar na, lalabas na po dito ang presyo. Kita nyo? Yung kung meron man siyang coating doon, yun na pumasok sa kanyang piping. May papalabas pa natin para hindi po tayo bumakjab, no? Para ispot po ang ating freezer. Okay! Ito na guys, oh. Kita nyo to. Yung kanyang kapilyar ilalabas ngayon dito, yan. So, aalisin na po natin itong access valve, no? Aalisin na po natin itong access valve niya. Yan. Yan. Dito na po natin papasok itong kapilyari niya. No? Okay. Yan. Dito na po siya tutuloy ngayon, guys. Okay? Pagano. Right. Lalagyan na po natin siya ng okay. Okay, ay forma ko na, no? Lalagyan na lang natin ngayon ng painting siya. Okay? Punta tayo dito sa suction line, no? Yan. Yung nilagay natin pressure ngayon, yung nilagay po natin pressure, masisingawin na po natin. Yan. Yan, masisingawin na ngayon natin yan. Ibig sabihin, naputol na, nasingaw na po natin yung pressure, handog pa rin yung pressure niya. Talagang parang tama yung kanyang evaporator. So, pagdudugtungin na po natin yan, tatanggalin na po natin itong kanyang filter, no? Kasi, ala na po ito, hindi na po ito haantar, no? Hindi na po gagana yan. Okay. So yun. Malinis na. Malinis na tayo, no? Pagdudugtungin natin to, maglalagay tayo dito ng access valve. Yung access valve na tinanggal natin, dito natin nilalagay ngayon para may charging line tayo. Okay. Kuha na po ako ng dalawang player na upper tube, no? Dito natin nilalagay yung player nut, no? Yan. Player nut. Okay. Oops. Alright. Okay. Ito, ilalagay natin dito, ilulubog natin itong kapilyari ng 1 inch. So, alagay natin dito yan. Okay. Oh.
sino na mag-isa? Dito. Sa kanyang condenser, no? Right. So, kailangan meron po tayong pambusag sa kanya. Luluwagan natin ang konti yan. Hindi na natin kailangan gumamit ng flaring. Para pa. Okay. Baka siya. Okay. Yun. Oh, yan lang. Simple, no? Dito po natin ipopresto ang filter natin. Dito, no? Ayan. Dito po natin ipopresto ang filter. Okay? Oh, hihinaan po na po natin, no? Okay? Okay, guys. No? Kapag maghihinan po tayo ng bakal at saka sa tansok, kasi ito po kasi bakal, ito tansok, okay? So, hindi po tayo pwedeng hindi gagamit na sa ating silver bracing plaques, no? Yan. Kapag hindi tayo gumamit yan, hindi po didikit ang ating hinang. So, kailangan po lagi tayo meron ganun, ha? Simple, guys. Napakasimple. Lagi ko pong sinasabi sa mga bagong nag-aaral pa lang po ngayon. Punta lang po kayo sa channel ko, no? Sa mga katulad kong technician, maraming mas marunong pa sa atin. Teka nga. Kapag po tayo isang technician, umamin tayo na meron din tayong hindi alam. Okay? At may mga kanya-kanya po tayong diskarte sa ating paggawa ng isang refrigerator. So, pare-pares lang naman po yan at kumbaga, pare-pares naman natin pinagbubuti. Okay, sa mga nag-aaral pa lang, ayan, okay. Punta lang po kayo sa channel ko. At sigurado nga marami kayong matututunan dito sa aking channel. Punta lang po kayo, guys. Alright. Oh, guys. Ito na, yung pinutong nating suction line, ibabalik na natin sa dating buo, no? Oh, gumawa na din po ako ng pandugtong na tubo na naka-switch na rin po magkabilang dulo, no? Naka-switch pants na po yan, okay? O yan, ganun po ang magiging forma niyan, guys. Ayan. Tsaka na po natin hihinangan yan ngayon. Diba? Ganun kasimple. Okay. Siyempre, hindi mawawala yung ating panangga. Okay.
Yan, tapos na. Oo. Oh. Yan lang kasimple. Oo. Oh. At siyempre, yung ating charging line. Oo. Oh, yan. Hihinangan natin ulit yan. Okay. Okay, di ba wala ang ating hero? Dahil charging line. Okay? Ayan, ganun lang kasimple guys. Oh. Kailangan guys, may nakaawang kayong tubig, ano, na may sabon para mapalamig natin ang mga piping, no? Para iwas aksidente, no? Iwas paso. Okay. Ayan. Ganyan lang kasimple guys, no? Ang gumawa ng isang refrigerator or chest type freezer. Okay? Ayan. Tapos ipoporma na natin ngayon yan para pumasok na sa loob. Ayan. Ayan. Para wala nang nakalabas. Okay? Saka natin yan. Lalagyan na natin ngayon itong kanyang ano. Itong kanyang pito. Ayan. Okay? Pwede na tayong mag-recharging. Pwede na tayong mag-recharging ngayon. Kakargahan na natin siya ng Freon. Ito po ang kanyang Freon. Kakarga na po tayo ng Freon guys, no? Panoorin nyo guys kung paano natin kargahan to, ha? Yan. So hindi na natin, hindi na tayo gagamit ng ano, ha? Ng improvised vacuum, no? Isi-self vacuum natin siya para mapasukan natin siya ng flow kasi assembly kasi ito, general assembly kasi, no? Okay. Okay, guys. Oh, magkakarga na tayo ng Freon, ano? Okay. Yung isang blue hose, pupunta sa charging line. Yan. Okay. Blue hose. Itong isang nasa gitna, dinalag ko na itong isa para hindi na nakakalito kasi hindi naman kailangan yun, ano? Pagka lang ginagamit natin ito pag magte-test pressure tayo. Okay. Yung yellow hose gitna nagpunta sa tanke. Okay? So ngayon, dahil lang siya na yan, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano pa pag-self vacuum naman. Okay? Okay. Sasabi natin dito yan. Yan. Sarado lahat yan. Okay? At syempre, hindi mawawala ang ating flow. Ito yung tinatawag na flow. Teka, teka, teka. Ito yung tinatawag na flow. Refrigerant. Okay? Ang trabaho nito ay tagalinis ng tubo. Kasi ito po ang ating maliit na tubo yung tinatawag na capillary. No? Maliit po ang butas ito. Kaya kailangan natin pasukan ang flow para matunaw yung meron man dumi sa loob ay matunaw. Okay? O, hindi po nakakasama yan. Pero huwag magsobra. No? Huwag naman sobra yung lagay. Okay? Okay. So, kaya po tinawag natin self vacuum yung ganyan compressor ang pagpapakyumin natin. Okay? Ayan.
Nakasara po ang ating gates, no? Pareho sa lahat yan. Okay? Yan. Ito po ay, itong point eradicator ay babalik po yan pababa pag nagbabacking po tayo ng cell. Okay? Sige. Saksa. Yon. Kita nyo? Ayan o, bumaba siya o. So ngayon, dahil meron tayong flow, dahil nakabukas ito, papapasukin natin ngayon yan. So, meaning, inihigop niya, wala siyang para, no? Pinapasok ko na po lahat ito kasi freezer naman ito. Pero kapag pa sa mga maliliit na refrigerator lang, wag po lahat. Nakakasama po yung compressor natin, ha? Okay. Yan. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, kapag wala na lumalabas na bula dito, bula sa filter, pwede na po nating pasukan ng freon. Tapos, bubunutin yung i-unplug na natin ang bubugas sa sarado natin. Okay? So, asan yung sabon? Patayin mo muna yung electric pan muna. Oh, guys, atin ninyo. Direto, guys. Habang mayroon pa siyang bula na ganyan, hindi tayo pwedeng magkarga kasi may pressure pa sa loob. Okay? So, kailangan mawala muna yung bula na yan. Okay? Kapag wala na siyang bula, at saka na natin pwede, at saka na natin pasukan ng freon para ismutan lamig. Okay? Okay. Oh, tingnan niyo to. Oh. Oh, wala na siya, oh. Oh, wala nang bula. Oh, pwede na natin pasukan ngayon yan, oh. Bubuksan ko na ngayon to. Gates manifold. Okay. Ayan. Kapag na bumubuga na rito, pag nagsiself vacuum kayo, kapag bumubuga na siya, ayan. Pwede na ninyong i-unplug. I-unplug muna. Yung ating freezer. Sige. Ayan. Okay. Antayin mo ngayon. Dito sa filter kasi talagang bubuga yan eh, no? Load mo yung tingkat tanki natin. Ayan. Okay? Kapag bumuga na dito sa capillary, naglabas na dito ng pressure sa capillary, pwede mo nang isarado. Okay? Ayan o. Oh, meron na. Pakita mo. Oh. Ayan. Ibig sabihin, lumalabas na dito sa capillary. Pwede na tayong mag fittings, magsarado. Okay? Huwag kayo matatarad na kasi konti lang naman ang maratapon natin. Hindi kagaya doon sa meron tayo talagang baki, walang tumatapon na freon kahit kaunti. Pero dito, maganda rin to para yung kanyang pressure sa loob talagang lumalabas talaga. Oras na ngayon para oops. Kita nyo. Sarado natin tangke kung gaano karami. Basta siya i-stop yun ang karga niya ngayon. 70. Baba natin yung gauge. Ngayon, tingnan natin ngayon yung ating mga hinang kung may singaw ba. At saka yung pagkaka-fittings niya. Ayan, yung pagkakasarado natin, malay natin, may singaw. Make sure na wala tayong singaw, no? Para hindi tayo mabakjab. Okay? Ayan. Oh, wala tayong leak. Okay? Oh, wala leak. Pwede na natin ngayon itong paanda rin. Okay? Walang leak ang ating mga hinang, no? Kahit dito, wala rin, no? Okay? Wala. Okay. So, it's time to start, okay? Alright. Stop na. Yun. Mamaya,
After 30 minutes, tingnan natin yung loob ng temperature room, no? Yung room temperature, no? Makikita natin yan, okay? So, yun, bumaba yung gate sa atin. Okay? So, karga muna tayo. O, sige. Okay? Abangan natin ang mga susunod na video, guys. Oh, guys, stop muna tayo dito sa 7, no? PSI, no? Para pwede tayo magbawas, pwede tayo magdagdag, no? Depende yan sa condition po ng ating compressor, no? Pwede tayo magdagdag, pwede tayo magbawas. So, standby muna tayo dyan para na sa ganun, kung okay na yung karga niya, kung kaya ng compressor niya yung ganun karami karga. Okay? So yun guys, no, yung ating pag-self vacuum, no, wag po nating ugaliin 'yon. So kaya lang naman po ginawa namin 'to ngayon dahil unang-una ay naka-condition po yung makina. Pero hindi po lahat ng makina ng compressor ng ating freezer o refrigerator ay nasa magandang condition. Nakakasira po ng compressor 'yon. So hindi po 'yon advisable, no. Mas mabuti pa rin guys na meron tayong sariling vacuum pump, no? For sure, no? Pero ito kaya lang naman hindi namin ginamitan dahil ito marami nang gumawa dito. At kumbaga, kailangan na lang natin i-set vacuum para na sa ganun. At maipalabas natin lahat yung kanyang pressure sa loob at maganda yung pagkakaroon, no? Okay, so yun guys, no? Basta advice ko lang, kung kinakailangan, meron tayong vacuum pump, mas maganda, mas better. Pero kung wala po talaga, pwede naman po tayong mag-set vacuum. Kaya lang, alalay at ingat lang po, baka masira ang compressor natin. Lalo't baguhan po kayo, no? Okay, so standby muna tayo. Balikan natin to after 30 minutes, no? Pero check muna natin to, no? Kung pumasok ba yung labig na sa loob or what, no? Oh, yan guys, may malamig na pero wala pa siyang usok, no? So kailangan pagka ito ay bago natin na bitawan, kailangan po umuusok ang kanyang room temperature, no? Yung kanyang room, no? Yung kanyang pinakaloob. So yun guys, abangan niyo po uli ang mga susunod nating video. Oh guys, tingnan niyo po ito guys, oh. Yan, oh. Tinanggal ko na po yung ating yellow hose dito dahil nagkaroon po ng moist dito. Yan. Meaning, sobra po yung karga natin, no? So, ganito po yun, no? Hindi lang po tayo sa gauge manifold dumidepende, no? Dahil sa ngayon, yung mga bagong modelo po ang ating mga compressor, hindi kagaya ng mga una, na 10 to 12 PSI ang kargahan, no? So, ngayon, ang kargahan po natin ngayon, below 10, no? Okay? Below 10, nagkakarga na po talaga ng maganda at magaganda po kasi ang mga compressor, no? Ayan, oh, nag-voice po siya. Tingnan niya, nakita niyo, oh. Basang-basa po yung kamay ko. Meaning, dapat wala po ito, guys, no? Kung magagawa na po natin, no? Huwag po nating pag-yellowhen, no? Pag nag-yellow yan, versado po ang compressor natin, masisira. So, ano na ang dapat natin gawin? Okay? Magpapasingaw tayo. Yan. Hanggang mawala po yung voice na yun. Hanggang mawala po itong moist na to. Okay? Ayan. So yun guys, napakasimple. Pakiramdaman, kailangan marunong kayong tumimpla. Para na sa ganon, ay hindi po tayo makasira ng compressor. Okay? So yun guys, no? At siguro, hanggang dito na lang at marami na tayong naging video. Medyo mahaba-haba na. Okay? So, madali na pong paraanan to, no? Madali na pong gawin ang paraan. Magbabawasan lang po tayo ng karga, okay? O, yun guys, no? Tingnan na po natin yung room temperature niya, no? Tingnan natin kung naglalig na lahat, no? O, yun guys! Oh, hanggang dito na po siya, lumalabig na po, no? Okay? Ayun. Okay na po guys, no? Ano, gusto niyo po ba makita yung umuusok niya? Para na sa ganun, umuusok yung pinakalamig. Kaya huwag na lang, no? At siguro, hanggang dito na lang po ang video namin. Total, okay na po yung ating kargaan. Ganun lang po kasimple kung paano gumawa at mag-recharging, mag-share vacuum. Hanggang dito na lang guys, no? Huwag niyo pong kalimutan nga, kung nagustuhan niyo po, huwag niyo pong kalimutan nga
mag-like and share. And don't forget to subscribe. And don't forget to click notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video, guys. No? Hanggang dito na lang po. Magandang buhay po sa ating lahat. God bless us all. And thank you for watching. Yahoo!